Anong naramdaman mo kapag sinasadya ka ng ganun? Normal lang kasi matagal na po nilang sinasabi sa akin. Ah, talaga? Okay. So normal lang. Dito ba sa Forever Young, naging normal lang sa'yo? O naging mas madali sa'yo gampanan yung character mo? Since bata ka, tapos no. Ngayon adult na yung character mo? Hindi po. Ano, madaming deep words na hindi ko alam. Tulad na, example. Ano yung mga deep Tagalog kasi ayaw seguridad tawag seguridad. Sige, ito lang yun. Ano naman yung parang fun part, yung mas magandang part ng pag-play ng itong character para sa'yo? Fun part? Madami akong kaibigan. Yes, dahil mga artist, mga lahat, tapos masasabi mo ba dahil sa mga kaibigan mo sa set naging mas madali ang pagkatrabaho? Yes po, matikal na po sila. Alright, sige, maraming salamat and good luck to your show. Thank you so much, Mr. Nicky Wong of Manila Standard. Next, we have Mr. Dalton Termino of Abante News Online. Ayan, magandang hapon. Ito, of course, for you, Len, kay Michael. Kasi siyempre, bata yung kasama niya, no? Una-una, ano muna yung impression niyo kay Yuan? And then, ano yung experience niyo nung nakasama niyo na siya sa taping? You, Len. Good afternoon. Una kong siyang beses na panood kasi sa Fast Talk. Okay. So doon, from there, napansin ko na hindi siya karaniwang bata. Hindi yung kapag may tinanong ang tang sasagutin, ano po? Mga ganon-ganon. Siya hindi, nag-iisip siya. So, wish ko noon na sana makatrabaho ko itong batang ito, nakakatuwa. Ah, okay. Tapos biglang itong project na to siya yung nakatrabaho ko. So, tuwang-tuwa ako na maka-excel na siya. Siyempre, hindi may iwasan. Andun pa rin yung pagkabata niya eh. May makulit pa rin. Pero, katulad kagabi, kailangan niyang medyo emotional yung eksena. Ngayon gumaganyan siya talaga kasi mag-motivate pa ako. Yung ganun. As in, alam na yung ginagawa niya. Parang pinanganak siya para mag-artista. Yung ganun ba? Focus din siya. May mga times na focus siya. May mga times din siyempre na naglalaro siya. Yung gusto na nang umuwi. Pero nakaka-deliver siya. Yun yung nakakatuwa. Masarap siyang katrabaho. Hindi yung karaniwan, ayoko nang makatrabaho mga bata kasi makukulit sila. Yung siya, hindi. Hindi siya pang karaniwang bata. Hindi siya bata. Bago sumagot si Michael, follow-up ko na muna, Yula. Wala naman sigurong eksena na mananakit ka ng bata. Hindi ko naman gustong mangyari. Correct. Kahit pa sabihin na sa istorya ay 25 years old siya. Yun nga eh. Oo. Swerte naman na walang ganong eksena o wala pa baka. Hindi natin alam kasi hindi pa kami tapos mag-tweeting. Parang wala naman niya. Wala naman. Pero even before naman, hindi mo... Ay, hindi. Kahit minsan, meron akong nakatrabaho na ang baby ay kailangan umiyak. Tapos sabihin nila, kurutin mo. Ay, talaga. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Okay. Thank you. Ito naman. Hello, good afternoon sa inyo lahat. Una kong narinig ang pangalan UN Mikael ay dahil sa Firefly. Although, to be honest, hindi ko pa siya napapanood. Sabi nga ni Ewan sa akin kahapon eh, panoorin mo na kasi. Ganyan-ganyan pagka-deliver. Panoorin mo na, ba't di ka pa nanonood? Tapos, nabalitaan ko na marami siyang napanalo ng awards dahil sa Firefly. Tapos, una ko siyang na-meet nung nag-get together yung cast for a table read. And doon pa lang, na-impress ako kasi nag-deliver siya sa table read. Pero nung nagtitaping na kami, super na-impress talaga ako sa kanya kasi katulad ng sinabi ni Yula, hindi siya pangkaraniwang bata. And as an actor,
hindi lang siya basta-basta yung makikinig sa instructions kasi meron siyang questions. So, yun ang maganda sa kanya because he's also a thinking actor. Hindi niya basta-basta bibitawan. Kailangan niya ng concrete motivation kung bakit niya ginagawa ito, kung bakit niya kailangan gawin. So, for somebody who's 11 and ganyan na siya magtrabaho, I can say na he's an extraordinary actor. This boy is gifted. I'm always on my toes kapag ka-eksena ko siya. Kasi marami kayong eksena eh. Marami kaming eksena together. And hindi, you can't, kumbaga hindi mo, you can't just wing it eh. Kasi yung mga binibigay niya sa'yo, madadala ka talaga. Kaya super enjoy ako kapag ka-eksena ko siya. And not only that, even off camera, pag nag-uusap kami, we just don't talk about the project, but we talk about life. And for an 11-year-old, he's very, very matured. Ayaw nga niya mag-asawa eh. Kasi mahirap daw ang child custody. Sasagot? Yun ang mga topics namin. Sasagot, ayun ka. Ayaw ko pong mag-asawa kasi decision pa yan sa future self ko. Diba? Yun ang ibig kong sabihin. Kaya ang sarap katrabaho nitong batang ito. And I'm really, really thankful sa GMA na ako yung napili nilang gumanap na paging lolo ni Hugh and Michael. Pero Michael and Judas, sa siya taping ba? At siya yung tipo ng sumusunod sa script? Yung lahat ng nakalagay sa script yun ba? Ang dinideliver niya o... Oo. Ina-allow niyo siyang mag-salit. Sinusundan naman namin talaga yung script, but sometimes there are certain lines na mas comfortable siyang sabihin. Kasi may mga words na nakakabulol din. Minsan sa sobrang lalim ng Tagalog, nakakabulol. So, humihingi siya ng similar word. Wala na bang ibang word na pwede kong sabihin para mas maging madali sa kanya. Same, yes. Yun yung napinsin ko sa kanya. Pag nabubulol siya, sabi niya, pwede ba sabihin na ganito, ganyan-ganyan? O, ina-allow naman. Ayan, okay. Thank deserving you. Siya sa mga napanulunan niyang awards. Yes. Deserving talaga sobra. Siya. Kasi napakagaling itong patang ito. Marami na rin ako nakasama ang mga bata sa mga ibang projects. Pero katulad ng sinabi ni Yula, this boy is really extraordinary. Yes. At nag-iisip na rin siya ng business. Itong age na to, he's thinking about the future. Kung ano pang, parang na talagang hindi bata. Imagine, 11 years old, yun na iniisip na rin niya yan. Bukod sa ibang projects na ginagawa niya, iniisip na rin niya talaga yung future niya. So, magaling na ba? Paano treatment mo siya sa kanya sa set? Individual na hindi parang bata. I mean, you talk to him na parang bata or... Hindi. Kasi parang ano siya eh, parang ka-age din namin siya makipag-usap. Although may likot lang minsan habang nagsasalita, di ba? Pero no-nonsense ang batang ito. Minsan may pagkamakulit. Yung pagiging bata talaga, pero oras na pagdating ng take, he will really deliver. Ayan. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you so much.